Good day mga kahumbads! Alam ko naghanap rin kayo ng property kaya kayo napunta dito sa ating video na to. And for today's video po ang ating pong sisilipin naman ngayon ay isang property dito po sa Maiimus na kung saan malapit sa lahat ng pangangailangan gaya ng malls, hospitals, markets at marami pang iba. Let's check it out! At ang atin niya pong titingnan muna ngayon is ito pong pinaka-corner unit ng ating pong Amanda model. So napapansin nyo kung nakita nyo more or less ganon yung magiging itsura po ng ating pinaka-turnover. So ito pong corner unit po, mapapansin nyo meron na po siyang pinaka-bako dito sa gilid. Okay, so at meron na po tayong pinaka-garahe dito. Alright, so kung halimbawa gusto nyo itong i-extend, gawin nyo itong garahe para kumasya yung 2 or more na sasakyan po ninyo. 1, 2, 3. Kung meron kayong 3 sasakyan, so nasa sa inyo po yun. So pwede nyo yung paglagyan na lang dito ang pinaka-bubong. Alright, so let's go inside. Okay, bago tayo pumasok pala, ito po yung ating pinaka-harapan na bintana is meron na po siyang pinaka-grills adding security sa ating property. What's inside? Okay, so dahil ito nga ay complete finish, makapansin po natin, nakatiles na po siya at napakalinis na rin po ng ating pagkakapintura. Lahat po ng ating mga windows ay may mga grills na rin po. At dahil nga ito ay corner unit, mapapansin nyo, meron ditong pinakabintana. Okay, so yung pong difference nila ng inner na mga units. So ito, sa inner unit, wala po yan. At ang kanilang mga corner units po, meron pong mga rooms na ginawa sa labas. Mamaya, siripin din po natin yan. Dito muna tayo sa loob. Okay, so ito po yung pinakahagdanan. Combination po yan ng wood at saka metal. Ating pinakalababo. Ayan, nasa loob na rin po siya. Meron din po siyang cabinet. Diretso na po tayo sa loob ng CR. Tayo sa rin po yan. So ito po yung ating babang CR. Wala pong pinaka shower. Okay. So I think 1.5 meters yung taas ng tiles natin dyan. At take note po, yung tiles po ay depende sa availability. Alright? So diretso tayo sa service area. Ayan, ito po yung pinaka-service area po natin. So, nasa inyo na po nyo kung anong gagawin nyo po dito. Gawin nyo yung laundry area or extension ng inyong kusina. Nasa inyo po yun. Okay, ito yung sinasabi ko na extra rooms para sa mga corner units. Alright? Okay, so nasa inyo po yun kung anong gagawin nyo dito. Stock room, pwede ito maging maid's room o di kaya yung mga elderly. So, I think kung mga elderly ang dito naman, pwede nyo gawin dito ng pinaka pintuan. Okay, yung mga hindi na able para umakyat pa, para hindi kayo masyado mag-repair ng bahay pa agad-agad. Right? Kung wala naman, pwede mong gawing stock room or anything na pwede mong gawin. So I think ako naiisip ko, pwede ko itong gawing studio. Alright. Ayan, so I think tapos na tayo dito sa likod. So meron na rin pong ganito, no? Meron na rin pong pinaka-bako yung ating pong likuran. Lahat po ng model units po natin. Kahit po yung pinaka-inner. Okay? It's time to go upstairs. Alright. Go. Tara sa taas. May nakalimutan ba tayo? Oh, by the way, yung breaker po is nasa may bandang lababo. Mas gusto ko tong ano, mas gusto ko tong style ang paggagawa ng ano, hagdanan. Kasi parang maliit lang yung space na kinahin niya. Alright, yung ating pahaldanan is meron na rin pong pinaka bakod just in case may mga anak kayo. Kahit sa inyo, more safe tayo dito. Ay, pagkakain natin, ito po yung CR. Ang CR po natin sa taas is fully, no, not fully naman, hanggang nakatayas na po siya hanggang doon sa may pinaka-kisame. So may mga area na walang tiles. Ayan. So kasi ito, usually, ang ginagawa dyan, nilalagyan ng salamin, ng cabinets, and so on and so forth. So ganun din, possible na gawin dito sa kabila. So ito kasing kabila naman, is possible naman po, gawin itong pinaka-pinto papunta doon sa kabilang kwarto. So ito po yung pinaka-common na toilet and bath. Dito po ang mayroon ng shower. Tapos, ang kwarto po dito is tatlo. 1, 2, 3. Ito muna ang sisilipin natin. Ito pong kwarto na to, ito po yung nasa bandang likuran. Meron na pong naka-ready dyan na butas
para sa aircon, maging saksakan po ng aircon. Kung napapansin nyo rin po, ito po yung pinakabubong ng ating CR. So, with the approval ng design ng construction developer, eh baka po pwede nyo pong ipa-extend ang area na to papunta doon para mas lumawak ang kwarto na to. Right? Second room. Also sa second room, mayroon rin naka-ready na butas para sa aircon. Okay? So ito nga, ito, dikit na ito doon sa bubong ng extra room sa baba. Punta na tayo sa pinaka-master's bedroom. Ayan, so ito po yung pinaka-common CR dito sa taas. Ito master's bedroom na to, meron na rin po siyang butas para sa aircon. At, ayan, meron na rin po siyang sariling CR. Lagi nating iisipin kapag pumunta sa mga model houses, ang mga tiles may vary based on the availability. Lalo na yung medyo may mga design. I like the design of these ones. Modern na rin. Right? And ito nga po, gaya ng sinabi ko kanina, dahil na ito ay corner unit, mapapansin nyo, may bintana sa harap, may bintana dito sa may gilid. Mamaya, sisilipin din natin yung pinaka-inner unit, ano ba yung diferensya ng dalawang ito? At actually, ngayon-ngayon na po yun. Kaya let's go. Okay, so yun po yung ating pinaka corner unit. Pupuntahan naman po natin yung ating pong inner unit. Isang mabilis na pasada lamang po. Alright. So sa inner unit po natin, pupuntahan natin ang ating inner unit. Okay. So, yun nga, kaya siya tinawag na corner unit kasi nasa corner siya ng dalawang kalsada. Ito naman kaya siya tinawag na inner unit sapagkat napapagitnaan siya ng mga units. Alright? So sa kanyang kaliwa tsaka sa kanyang kaliwa tsaka sa kanyang kanan merong mga properties or may mga units pa rin na nakatayo. Okay, same din dun sa ating pinaka-corner na unit is meron rin po tayo nakarili na pinaka-car park at ito rin po ay sementado na. Also, same din yung ating pinaka-grills dito. Let's look inside. So no big difference. Kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba nga, pinakamalaking pagkakaiba is yung bintana sa banda dito. Ito wall lang po yan kasi nga property yung nasa likod. Unlike the corner units, na ito ay butas. Diba? Kasi may mga bintana dyan. Pagdating naman sa likod, of course dahil ito ay inner unit, wala po tayo yung pinaka rooms dito. Yung pinaka-room dito sa gilid. Okay? Kasi hanggang dyan lang yung pinaka-property mo. So yun, ibang may-ari na ng property na yun. Okay. CR, same din. So walang masyadong diferensya pati sa hagdanan. Pupuntahan naman natin ngayon yung mga rooms. Okay, so ang rooms pareho din. Kung akyat mo, ito yung pinaka-CR. First room, pareho pa rin. Naka-semento yung pinakabubong ng ating pong naka-semento yung pinakabubong ng ating pong CR sa baba. Second room, napapansin nyo walang bintana dito kasi wall po yan ng kabilang bahay na po kayo dyan. Pareho din. Okay, same din naman. Mayroon din po siyang CR yung pinakamasos bedroom at ang diferensya lamang po gaya na sinabi ko is yung bintana dito sa bandang yan, sa may wall na yan. Okay? So try natin. I'm not sure kung bukas yung end unit, pero try lang natin silipin. Ayun, so yung corner unit nga, mayroong mga kalsada sa kanyang harap, tsaka sa isang gilid niya. Okay. Ito naman yung pinaka-end unit. So, ito ho kasi ay medyo sarado. So, end unit. Ang pagkakaiba lamang po ng end unit natin sa ating corner unit. So, hindi kalsada yung magiging kasunod mo sa gilid. Ayan. So, ito po yung pinaka-itsura ng ating pinaka-end unit. Ayan. So, meron din mga bintana sa bandang gilidan. At meron ka rin ganyan. Kasi may access ka nga na lote. So, of course, titignan natin kung gaano kalawak yung lote mo base doon sa mga inventory. Kung may available pa na end unit. So the rest almost the same naman.
Okay, so ito ngayon. Ang papasukin natin ngayon ang tinatawag na dressed up model. Ibig sabihin, okay? Papasukin natin ngayon ay dressed up model. Ibig sabihin, sinubukang ayusan ng developer yung kanilang bahay kung anong magiging itsura. Okay, so yung pinaka-parking area, ayan yung mga ginawa, in-insertan niya ng mga halaman, ng mga Bermuda grass. Daw ano lang naman to, artificial. Ayan, ginawa niyang pocket garden. Ayan. At ito yung mga naging disenyo pagdating sa loob. Wow! Wow! Alright, so dito niya nilagay yung kanyang pinaka-sofa pagkapasok. So naglagay siya ng parang divider dyan para lagayan ng TV. Okay. So hindi ko na-explain masyado kasi hindi ko alam yung mga terminologies niyan. Alright, so tingnan niyo na lang. Ayan yung ginawa niya. Tiles ba to? O wallpaper lang? Ha, tiles. Okay, so tingnan natin yung likod ng ginawa niya. Oh, di ba? So ginawa niya dito parang wine table. So ginawa niya ng tambayan dito. So cute lang yung kanyang pinaka-dining. Ayan. Okay. CR. Okay. What else? Yan yung ginawa niya. Okay tayo. Yan ang ginawa ng developer. Right? Ang CR, nilagyan nila ng... Ah, okay. Para pa nag-shower ka. Hindi siya piyas. Master's bedroom. Bedroom 1. Oh, di ba? Ang cute ng ginawa. Save ng space. Nasa baba yung mga ano. Oh. Ano ba? This is so cute. Kayahin ko nga yan sa bahay. Second room. Ito naman. Okay. Ang ganda rin. Magaya nga yan sa bahay. And so that's all for now para sa ating house tour. Kung gusto mong makita yung property na to, just contact lamang po yung mga number na makikita mo sa screen o di kaya sa description o di kaya mag-comment ka lamang po sa video to para po masamahan ka ng aming team na bisitahin ang napakaganda at napaka-accessible na complete finish house and lot dito sa may Imus, Cavite. What are you waiting for? Tawag na. Bye.